Hi everyone! Welcome po sa channel ko. I'm Christine and for today's video, I'm going to do a makeup haul and skincare haul. So, pinag-combine ko na lang yung dalawa para hindi masyadong hagad sa pag-film kasi konti lang naman to. Kaya pinagsama ko na siya. So, yun. If you wanna know more about this haul, please keep on watching. Sensya na kayo kung may maririnig kayong mga humaharulat ng mga sasakyan, bumubusina ng sobrang lakas, mga nag-uusap na tao na naglalakad. Yun, kasi itong tinitirang ko ay katabi ng kalsada, kaya hindi talaga may iiwasan yun. Kahit saan ako magpunta dito sa bahay, mag-testo ako sa bahay, kung saan-saan, eh, kinig pa rin talaga siya. Kaya pasensya na kayo. Tapos, isa pa, hindi ko magagamit yung autofocus ng camera ko kasi hindi ayoko siyang gamitin kasi kapag nagfo-focus ako ng item, sobrang galaw niya o kaya ako gumalaw man ako o talagang sobrang gumagalaw ng gumagalaw, hindi ko talaga malaman kung bakit. Parang ganyan talaga ata yung Fuji na yan, kaya hindi ko siya magagamit. Ayokong gamitin talaga actually kasi nga ayoko na mahilo yung manunood. So, yun. Start na tayo. Ang unang item na papakita ko ay itong Sophie Paris na Magic Pink Cream. So, ito, matagal ko na itong ginagamit. Simula college pa lang ako, ginagamit ko na ito. And sobrang, na talaga ito sa akin. Yan, diba? Okay, kinin nyo naman yung mga kumaharoon ka sa sakyan. Ayan, kinin nyo ba ako? Lakas naman. Ayun. So, ito, simula college pa lang ako, gamit ko na to. And sobrang gustong-gusto ko to. At hindi ako nagpapawala ng ganito. Binibili ko to sa mami ko. Kasi dati ako, bali yung order to. Para siyang alam niyo yung Avon. Yung may brochure, ganyan. Meron din ganun yung Sophie Paris. So, dati, nagpapu-order ako, eh, medyo inamad na ako. Hindi lang medyo, inamad na talaga ako. Kaya, ko na lang sa mami ko. Siya na yung nagpapu-order ngayon. Kaya na-order ako sa kanya ngayon, ang ganito. Pag na-order ako nito, madami na yung kinukuha ko. Kasi ayoko talaga na yung nagpapawala ng ganito. Kagaya niyan, dalawa ngayon. Actually, tatlo to. Ginagamit ko na yung isa. Tapos meron pa ako dito ng dalawa na naka-reserve. Kaya pag may pera ako, bumibili talaga agad ako para hindi ako maubusan kasi minsan nagkakaubusan ito. Ito, maganda to. Dati, pag ginagamit ko talaga to nung na-duty pa ako sa hospital, limbawa, duty ko 3 p.m. to 10. Tapos magkasunod yung 3 p.m. to 10, 10 to 6, ganyan. Hindi talaga ito nawawala. Papatungan ko lang siya ng pulbo na yun pa rin sa pisngi ko. Sobrang yung tinatawag siya na parang yung makeup na walang hulas. Ganyan siya. Basta tama lang yung paglalagay niya. So, practice lang naman kung paano maglagay ng mga cream. Minsan kasi pag may mga creams kasi na blush on na cream na kapag nilagay mo sobrang nagsiset agad siya. Kaya dapat mabilis. Ito sana yun lang din. Ganun din naman to eh. Talagang pag napatagal mo nag-aano na agad siya. Pero yun. Kailangan mo lang talaga sanayin sa sarili mo sa paglagay. Tsaka sobrang ganda talaga ito. Promise. Yun. Kasunod naman ay ito. Botox. Pakiwalay-walay na ito. Yung plaka. Kasunod naman ay itong Etude House Color My Brows. Hindi ko alam kung anong shade nito. Basta number 5 siya. Ganito. Kaya ako nagamit nito kasi diba may color yung hair ko. Gusto ko kapartner siya yung kilay ko kasi parang mas magandang tingnan kung pagka siya ng color, diba? Ayun. Ay, ito nga palang Magic Pink. Parang 110 na to. Alam niyo ba dati naabutan ko to 69 pesos lang. Tapos nagmahal na siya. Parang 110 na nga ata siya. Ayun. Na-renta ng price nito. Tapos itong Etude House, hindi ko alam ang price, nalimutan ko na kung anong price nito. Pasensya na, hindi ko tanda. Bali, dalawa yung binili ko kasi ayoko din nagpapawala nito kasi gusto ko talaga kapantay ng buho ko yung kulay ng kilay ko. Yun. Tapos, kasunod, ayan, diwa ko na lang yung siya. Yun.
Tapos, itong kasunod ay... itong... ito, Nichido Final Powder. Nakita ko ito sa ilang mga YouTubers na gumagamit sila dito, sabi nila maganda daw. Kaya dati, nung nakapanood ako ng mga reviews nito, tinry ko siya. Bale ito, pangalawa ko na to. Okay naman siya, kaso nga lang hindi siya recommend. Hindi ko siya nire-recommend na gamitin kapag yung sobrang init, lalo na nito mga nakaraang buwan, diba? Sobrang init. Nagki-cake talaga. Siguro kahit anong makeup lang, hindi ganun talaga kainit, diba? Nagki-cake siya. So, ito, ang shade nito ay Creamy Glow. Yun, maganda to. 150 pesos sa Watsons meron ito. Yun, Nichido Final Powder. Tapos, ito naman, ito, sobrang favorite ko to. Nichido 7 times volume curl mascara. Ito, kasi dati, ang ginagamit ko talaga Avon na mascara. Kasi gusto ko talaga ang Avon. Yun lang, yun talaga yung ginagamit ko nung hindi ko pa ito na-discover. Avon talaga. Kahit love kong ever bilay na, Avon pa rin ang gamit ko na mascara. Pero yung the rest, ever talaga. Hindi ko kasi gusto yung mga ibang makeup na Avon. Mascara lang talaga yun. Gusto ko sa kanya. Kaso nga lang, sobrang mahal. So, nung nahanap, nakita ko ito, tapos na-try ko, ito na lagi yung binibili ko. Ano siya, 288, pero 25% off siya, kaya nabili ko lang siya, 216 na lang. Talagang sobrang pag ginamit mo siya, nag-aano talaga yung lashes mo, parang nadadagdagan talaga. Tsaka, yun, may technique namang paglalagay ng ani para magi siyang parang alam mo yung mga false eyelashes na ano. Ang technique niyan, maglalagay ka muna ng first coat. Tapos, after noon, patutuyin mo muna siya, dagdag ka uli. Tapos, ang ginagawa ko nga minsan, mga 4 layers eh. Tapos, inatawanan ako ng mga kapatid ko, sabi, bakit ba ganito ko? Eh, gusto ko nga yung parang mga spider look. Ayun, maganda to. 216 ang price niya. Nichido din. Ito siya. Yung 7 times volume. Try nyo rin yun. Tapos ito, gusto ko rin to. Dati ang gamit kong pang-heal. Ito kasi ay eyebrow pencil. Dati, ang gamit ko dati pang-heal ay Everbelay na. Kaso nga lang, parang nakikita ko, parang sobrang pag nilagay, sobrang dark. Kaya nung na-discover ko to nung parang yun, tinry ko siya. Ito ay Nichido din. Chestnut ang shade. 138 pesos para dito. Sabi nga nung boyfriend ko eh. Para sa pencil, 138 na. Sabi ko yung naman yung pencil na pang sulat para sa kilay. So, yun. Sabi ko, kilay is life. Kaya hindi dapat tumawala. Ang mahal daw kasi ng lapis. So, yan. Tapos ito din, Nichido din to. Nichido matte lipstick. Nung dati, hindi ko pa din na-discover, ang ginagamit ko lipstick ay sa Sophie Paris din na matte. Sobrang ganda niya, sobrang matte talaga niya. Ang ganda niya sa labi. Talagang, alam niyo yun, yung kahit kumain ka nandun pa rin, talagang mapapansin yung mga kasama. Ba't pinawawala yung lipstick mo, kumain ka na ganyan. Ang ganda talaga. Kaso nga lang, na wala na siya sa market. Kasi hindi ko talaga alam kung bakit. Kasi yung time na yun, wala yun, nauso na yung mga matte lipstick na parang may mga vitamin E, alam mo yung mga vitamin E, yung parang yung moist na rin siya. Kaya sabi ko, parang hindi naman na yung matte E kasi may moist na rin. Tapos pag nilagay mo, parang basa-basa na yun. Parang hindi ko talaga gusto ko. Kaya yun. Tapos nun, naganap talaga ako ng pwedeng-pwede dun kasi hindi na talaga nag-produce sa sana nga bumalik yun kasi talagang mas gusto ko talaga yung super matte na lipstick. Ang ganda kahit anong shade yung lipstick na yun, ang ganda talaga sa labi. Sobrang parang pagsuot mo eh. Sorry, ayun na naman nag-inig na sila. Yun, pagsuot mo talaga parang feel mo ang ganda-ganda talaga ng labi. Ayun, so eto, na-discover ko to nung nawala nga yun kasi naghanap talaga ako ng papalit dun. Kaso nga lang, hindi siya, compared na sa Sophie, hindi ito ganun kaso, hindi siya ganun ka matte. Eto, matte din siya, pero ang nagustuhan ko dito yung shade niya.
maganda yung pagka-red niya. Ang shade nito ay Runaway Red sa Nishido din. Ang price nito ay 188 and alam ko discounted price itong 188 na to eh. Kasi naka-yellow tag siya eh. Pero wala ako nung regular price. So, 188 to. Ang shade niya ay Runaway Red. Yan. Maganda to. Try nyo rin ito. Tapos, yun lang. Yun lang sa Nishido. Tapos, ito yung mga tiles. Unahin ko muna yung mga makeup. So, dito naman tayo sa Everbile. Na ito talaga, gusto ko talaga ang Everbile. Na talaga pagdating sa makeup. Except lang sa mascara. Kasi, hindi. Siguro, hindi naman sa hindi ko gusto yung mascara. Kasi nagamit rin naman ako ng mascara nila. Pero, nasanay kasi ako sa Ingo na talagang kapag nilagay mo, talagang parang nag-a-add talaga ng lashes. Tsaka yun sa Nishido. Yun. Tapos yun nga, nung nawalan ako, hindi ako makabili ng Nishido kasi malayo kami sa SM. Sobrang layo. Ano, nung hindi ako makabili, nag-order ako ng ganito dun sa katrabaho ko. Itong mga to, yung iba dito, in-order ko lang to sa mga kasama. Kaunahin ko muna yung mga in-order ko dun sa kasama ko sa trabaho. At, nakakalos lahat pala to. Ayan. Ito, wala, ay, price na ba ako nito? Ay, itong price ako na price nito. Sinulat ko. Ayun, una itong Everbile na mascara with fiber. In-order ko to kasi ngayon, hindi ako agad nakabili nung sa Nishido. Kaya, nag-ano ako nito, para may magamit ako kasi naubusan ako eh. Eh, ito, meron itong mismong store dito sa aking lugar. Kaya, yun, madali ako nakakuha. Ang price nitong Ini Mascara with fiber ay 140 pesos for 15 ml. Net weight na 15 ml. Kasunod, itong yung EB Pro Flawless Finish Foundation. Ang price niya ay 195 ang price niya. So, ang lagi kong pinukuha ang shade ay beige. Pinagamit ko lang ito kapag yung mga pangmalakas na pag-makeup yun. Kapag may party ganyan, pinagamit ko ito. Hindi ko pa nga siya na-open na ano kasi nga nisisave ko siya for this video. Ayun. 195 ito. Tapos, itong EB Face Powder Refill with Vitamin E. Ang price niya ay 85 pesos. Pero, eto, 85 pesos siya pag in-order mo siya dun sa mga dealer, mga anong magbebenta. Pero, dati nakabili ako ay sa 7-Eleven, 110 siya. 10 pesos pag yung sa 7-Eleven. Yung mga nabibili yung ganito yung Everbile na yun. Ang kinukuha kong shade nito ay Honey. Wala lang siya dito kasi nilagay ko na dito sa dito. Nilagay ko na dito. Yun. 85 pesos to. Tsaka ang ginagamit ko, dati kasi ang ginagamit ko na ganito na sa face na powder ay yung Everbile na Advanced Curve Cake. Kaso nga lang, mahal kasi niya kahit yung refill ang mahal din. Kaya naglipat na ako dito kasi nagkakaigi naman ako. Kasi yung Curve Cake, hindi ko rin naman siya binapasaig. Parang face powder lang din ang gawa ko. Kaya yun, lumipat na ako dito. Okay rin naman. So, ang kasunod naman ay itong EB Cosmetics na yung Square Latex na sponge. Ito kasi yung ginagamit ko. Ayoko kasi yung, alam mo yung pag mga kasama sa refill o kasama mismo dun sa face powder, yung parang tela ang, ayoko nang gawin. Kasi once na pinunas siya dun sa powder, parang naglalaglagan yung powder. Pag ito, talagang kasama siya dun sa na. Tapos pag nilagay mo, parang ang ganyan ang finish niya. Kaya ito yung ginagamit ko na bilang ito. Ito ay 5
pesos, dalawa na siya. Ginamit na rin sa'yo. Nalalagay ko lang po. 55 pesos para sa dalawa. Tapos, itong EB Advance Blush Duo. Ang kinuha kong shade ay yung Rosy Cheek. So, tignan natin. Hindi pa rin ko nagkakamit. Kasi talagang isa-save ko siya para dito sa haul na to. Ito siya. Price nito ay 225 pesos. Yan. Maganda rin ito. Siguro. Parang maganda kasi kaya binili ko tayo. Rosy Cheek yung shade niya. Ever Belena dito. Tapos yung kasi naman sa Ever ay in-order ko rin ito. Itong EB Leg Makeup Foundation. Gusto ko lang siyang itry. Ang shade niya ay light glow. So, gusto ko lang siyang itry kasi hindi naman maganda yung pintigol. Pag gumamit ako nito, yun, makagumat na sa kain. Ayun, ang price nito ay 165. Ang ano ba ito? Ng ML ba ito? 100 ml. Net weight niya, 100 ml. Yun. Light glow. Sunod naman itong EB Naturals Sunflower Oil, 100% natural na kanin ito. Maganda siya siguro. Hindi ko pa rin kasi nagugamit, pero ang amoy niya ay amoy natin siya. Amoy oil na ano, pero wala naman. May pagka-oil siya na ganong amoy. Siguro maganda ito parang ano, pang-moisturize kapag yung after mo maglinis pag sa gabi yung mga face. Try na natin sa skin. Ay! Tumansik! Oo nga. Oil na siya. Siyempre, oil na nakalaki. Malamang oil. Ayan! Nakakaano siya. Pagyan na siya para hindi mag-dry. Price nito ay 140 pesos. Tapos less dun sa in-order ko ay ito. Ay, sorry. EB Advance Perfect Eye Concealer. Hindi ako naglalagay ng concealer. Hindi lang ako nagbili ng concealer. Kasi gusto ko rin i-try yung mga makeup chuchu na ganyan. Pero hindi ako magaling mag-makeup. Ano lang, na-try ko lang kasi baka sakali matuto ako. Diba, yung iba naman mga YouTuber, ano, hindi rin naman daw sila marunong. Tapos nung tumagal na sila yan, tumagal na, ano na, na sanay na sila. Diba? Sanay na sila sa pag-makeup. Tapos, natatawa ko dito. Ang price nito ay 100 pesos. Sabi ko, bakit parang ang mura naman? Ito. Tapos yung dumating sa hands ko lang, napakaliit naman pala. Liit! Diba? So yun, ayan, nahulog na hulog na. Ang liit niya. Pero yun, na-try ko rin. Hindi nga lang talaga ako sa'yo maglagay sa ganito. Kasi perfume ko ang bigat sa karamdam pag meron nakalagay sa makeup ko. Ayun. So yun, baka sakali matry ko ito. 100 pesos lang siya. Tapos, kasi ito naman, bili ko naman ito sa ano, pinabili ko to sa mami ko kasi hindi nga ako na lagi sa bayan, sa town, basta, nasa malayo ako, kaya hindi agad ako nakakabili. Ito yung Ever Belena eyeshadow palette na pink. Ito siya. Limit ko kung magkano ito. Parang 100 plus lang ata ito. Ayan, ito yung shade.
maganda siya kasi ni ano ko siya kanina, miswatch ko siya. Okay naman siya. Siguro itong isang to, pwede siya for highlighter. Yun. Try ko din pala. Kanina ni try. Yun, pinabili ko to. Parang 100 plus na lang din ata to. Kasi hindi ako lagi napunta sa malayo ako. Yun. Kaya pag halimbawa nagpapabig ako ng makeup sa nanay ko, screenshot ko na lang ganyan, tapos sasabihin ko na lang, okay, sa mga kapatid ko, ibili ako, tapos papadala dito, gano'n. Yun. Yun. Ito yung eyeshadow palette na Pink. Marami na rin nag-review nito eh, sa YouTube na mga YouTubers. Maganda nga siya kasi, pigmented nga siya. So yun, sorry kung hindi ko talaga nalimutan ko kung magkano price nito. Yung exact price. Tapos ito yung bago ng Everbelle na yung Ultra Matte Lipstick na waterproof. Bago siya, ang price niya ay 150 pesos. Nagpabili ako sa nanay ko ng dalawa. Ito lang kasi yung available na shade. So, nakapanood ako ng ganitong ng review nito sa YouTube kay Kenny. Hindi ko alam, kilala niya siguro yun kasi ang galing niya. Gusto ko talaga yung mag-makeup. Sana matutaw ang galing niya. Sobrang galing niya talaga. Sobrang stop yung nabili pa ko doon sa YouTuber niya. Si Kenny. Yun. Bago pa lang siya, nung 500 subscriber pa lang siya, nag-subscribe ako sa kanya. Tapos ngayon, grabe, ang dami na niya subscriber, ilang months lang. Ay, nakakatuwa. Ayun. Napanood ko, nakabili na ako ng ganito bago ko palang mapanood yung ano niya, yung review niya about dito. So, lahat ng shades meron siya. Tapos, sakto nung panood ko, hindi ko pa kasi, hindi ko pa siya na-open yung napanood ko. So, sakto yung ano, panood ko sa kanya. Yung review niya na ganito, ang ayaw niyang shade ay itong dalawa. Hindi naman sa ayaw, kumbaga meron siyang nakitang hindi okay dito. Kasi tama, kasi kanina in-open ko to. Tama nga yung review niya. Kasi hindi ko gusto yung... Okay naman, kaso nga lang, yung shade kasi nito, ito kasi yung shade ng Elegance. Pag nilagay sa lips, parang nag-iiwan siya ng parang may, alam niyo, parang may malagkit na buo. Yun ang ayaw ko. Tsaka hindi siya ganun kamat. Kasi may moisture na rin siya eh. Tapos sabi nga nila, waterproof daw. At tsaka, waterproof and transfer proof. Pero hindi siya ganun. Fan ako ng Everbelle na pero hindi ito yung expect ko na Ultra Matte Lipstick. Tapos itong shade ng Innocence, gusto ko yung color na maganda. Maganda siya kasi nude siya. Maganda siya sa lips. Kaso nga lang, yung sinasabi nga na waterproof, hindi siya waterproof. Pero gusto ko to, gusto ko tong color na to. Kaso nga lang, kanina nun yung try ko na putol agad siya. Ayun. So, maganda naman siya. Kaso nga lang, siguro, pero yung ibang shade dun sa review ni Kenny, okay naman daw. Kaso ito, nagsakto na yung itong dalawang shade na to, na yung sinabi niya na medyo hindi okay. Eh, eto. Eto yung nabili ko. Kaya, yun. Pero, totoo, tama yung review niya talaga. Kasi ganun din. Kung ako magre-review, ganun din talaga. Yun. Pero, maganda naman siya. Kaso nga lang, yung sinasabi niya na pero mahal ko pa rin ng Everbelle na kasi talagang gusto yung mga makeup nila. Dito lang talaga ako parang na-display na kasi na-expect ko talaga ultra matte. Ultra matte na matte kasi gusto ko talaga makahanap ng kapalit ng Soapy Martin naman. So yun, maganda pa rin to. Yun. Kasunod naman ay ito. Wala, tapos na ako sa Everbelle. Ngayon lang ako. Kasunod naman ito, Eye White Korea Facial Wash Whitening Brighter.
Ito, pangalawang bili ko na to. Yung una kong try, hindi ko nagustuhan. Siguro yung first trip kong gamit, sobrang enjoy na ko ng mga pintos. Maliliit lang naman, alam mo yung mga tulog-tulog na. Pag-u-shocks, hindi sa akin talaga bagay. Kasi titry ko siya for one day, ah, ganun talaga. Talagang may mga lumalabas na ano. So, sabi ko, hindi bagay. Ganun. Tapos ang tinigil ko yun, nawala nga. Tapos, nasasayangan ako. Sabi ko, sayang naman kung itatapon, wala rin naman na gamit. No? Sinubukan na naman ng lola nyo. Walang awa sa mukha. Kasi nasasayangan ako. Ito mga price, $159.50. Oh. Ayun. Tapos, nung pangalawa ko nang try, after a week, after 2 weeks na pagtigil ko, yun, naging okay siya. Tapos, parang gumanda naman yung niya. Kaya sabi ko, yun, gusto ko na siya. Kaya bumili ako ulit. Kasi ubos na yung asa baba. Yan. Ito ay ₱159. I like Korea. So, yun. Ang kasunod naman ay itong yung SCP Utokoji Koga Soap. All natural and handcrafted herbal ultralightening soap. Bali, nakita ko rin to sa dito sa YouTube. Nakapanood ako ng review niya. So, alam mo naman, ang lola niyo, makakita lang ng whitening niyo agad. Kapag nakakinig ng keso, oo, effective din. So, nag-order ako sa Lazada. So, kadarating lang nito last week. And, in-open, dahil mo yung in-order ko, in-open ko yung isa. Kasi excited. Kaya yun. So, nung ang laman niya, nako, sorry, puro ako so na dito sa imi-imig ko. Pasensya na. Ayun. Ang laman niya ay ganito. Yung soap niya ay orange and white. So, nung pagkakita ko, yan, so na naman. Nung pagkakita ko dito, parang medyo na, ay, ganun. Kasi diba maraming nalabas ngayon sa market na na ganito rin, ganitong color na mga sabon na may fake, ganyan. So, yun. Parang medyo ko napaisip na, ano kaya, totoo kaya ito, kaya yun, itry ko siya. Tapos, yun. Ganda niya. Totoo, kasi talagang halimbawa, nagligo ka, tapos after mo maligo, basta sundin mo lang yung step, kasi may mga steps dito. Yun. Kapag after mo maligo, talaga totoo. Pag inalabaw, ginanin mo yung skin mo, talagang mga dead skin cells talaga. Nag-exfoliate talaga yung skin mo. Sobrang ganda talaga. Kaya gusto ko to. Tsaka unlike dun sa ibang yung ibang nalabas na ganitong soap. Iba yung amoy niya yung, may, kasi nga dahil nga ibang maraming mga naglalabas ang ganito. May mga iba-ibang amoy. Minsan nga iba amoy plastic lang na wala namang amoy, diba? Tapos, iba, may bango rin naman. Tsaka yung iba na ganito, effective din. Ewan ko bakit ang dami naglalabas na mag ganitong cover. Ewan ko ba? But ito, amoy orange siyang amoy niya. Tsaka, yun, totoo talaga, promise. Totoo nga siya. Nung una lang talaga na nakita ko, ay, ganito na yung cover niya. Mga mamaya, ito yung mga lumalabas na fake, na ganyan. Tapos yun, nung ginamit ko, promise. Pero sa whitening, hindi ko pa siya natatry kung talagang okay siya sa whitening. Pero yung, siguro effective siya sa whitening once na regular mo siyang ginamit. Kasi nakikita ko na ngayon nag-exfoliate yung skin ko eh. Ibig sabihin, natatanggal yung mga dead skin cells. So maganda to. Ayun nga, dalawang binili ko, $149 ang isa. Tapos, COD eh. So, cash on delivery. May shipping fee siya na ₱99 sa Lazada. So, yun. Ginamit ko na yung isa. Maubos na siya. Tsaka madali nga lang siya mag-inom. Kaya dapat, hahati-hatiin siya. Yun. Maganda to. Kaso nga lang, yung pagbili, kailangan ko order ko pa talaga. Yun nga lang ang problema. Eh, sana maging available na siya sa market. Para
mas madali siyang mabili, di ba? Kasi kung lagi halimbawa order sa Lazada, mahagada naman sa shipping fee. Kasi pero mo 99 ng 99 pesos, eh sayang din yung konti na lang ilalagay. Isang sabon na yun, di ba? So yun, maganda to, effective to. SCP Glutapogic Ultra Soap. Try nyo to. Meron sa Lazada. Tapos, ang kasunod ay itong Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera Liquid, 92% soothing gel. Yan, marami rin ako nakikita dito sa, dito sa YouTube. So, kaya pinaray ko siya. Bumili ako. Hindi ko pa siya na-open. Hindi ko alam kung anong amoy niya. O ano, yan. 300 ml ang laman niya. Parang nakakaangat, di ba? Yung kapag may mga items na nare-review sa iyo. Yung mga nagre-review na vlogger, ganyan. Parang nakakaangat, di ba? Kaya yun, napabili na rin ako. Gusto ko rin i-try siya. Ah, wait lang. Sabi ko ba yung price on? Sabi ko naman yung mga price nito. Nalimutan ko price nito. Mura lang to. Mura ko lang nabili to. Hindi ko alam kasi kung ano yung mga prices eh. Nalimutan ko yung mga sanapan ko kasi yun, ito, Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera, 92% soothing gel, 300 ml. Sorry, nalimutan ko talaga price, eh, try ko hanapin kung price niya. Ang last item na nabili ko ay itong dry shampoo ng Dove. Bale, pinabili ko lang ito sa asawa ng kapatid ko kasi wala siyang, dati kasi walang available nito dun sa Lucena, SM Lucena or kahit isang drugstore, wala talaga. Kaya sabi ko, gusto ko talaga magkaroon nito kasi parang, di ba, pag yung tapos ng mga nakaraang buwan, sobrang init. Kaya gusto magkaroon nito, kaya talagang nagpabili ko. Ang price nito ay 280. Dalawang pinabili ko, ginagamit ko na itong isa, tapos ito pa siya na okay. Matagal ko na itong pinabili, parang last month. Kaya yung mga items ko nito, medyo matagal na tong mga to. Hindi ko lang talaga tinagalo for this video. Ayun. Yun. 280 ang isang ganito. Nakalagay dito, Dove Refresh Plus Care, Volume and Fullness. Pero kung dun sa pagpapa-volume ng lang, parang hindi ko nakikita yung nag-aalit. Pero okay lang, ang pinakanghabol ko kasi dito yung maging fresh oiling hair after yung pag nag-uuli ka sa labas or maarawang ka. Masarap ng feeling na nagiging fresh oiling yung amoy ng hair mo. Kaya nagpabili ako ng ganito. Yun, dalawang pinabili ko kasi nga akala ko hindi magkakaroon sa SM Lucena. So, nung pagbalik namin last same price din. Yun. Yun lang, ito yung pinakang last kong item. And, ang top 3 ko na items ay first, ito, wait lang ha. Ang first na item ko, itong soap in Paris. Ito, gusto ko talaga to. Since college, gamit ko na to. At sinasabi ko sa inyo, try nyo to. Maganda talaga to. Maganda. Hindi talaga agad siya nawawala. Hindi ako sponsored ng Sophia, pero tried and tested na kasi talaga. Since college, ginagamit ko na talaga to. Nakailang bago na ng packing. Ginagamit ko pa rin. Yan. Parang 110 na ata to. Yan. Ito ang pinakauna ko na dapat item na hindi dapat mawala sa akin. Tapos ang kasunod, ito mascara ng Michigo.
Yun nga, ito ay 25% off sa Watson. Pero dito ay naging 260 na lang. Ayokong mawala ng mascara. Kasi alam mo yung feeling na kapag yung mata mo walang mascara, parang alungkot-lungkot. Yung ganun. Parang alung, yung mata mo ay malungkot. Ganun. Kaya mas maganda talaga yung may mascara para naka-open yung eyes mo. Yun. Yun yung number ko kung tayo ng gusto. And yung top, number 3, para sa top 3 ko, itong Dove. Gusto ko lagi akong mili ng ganito sa bag kahit na hindi siya convenient. Dahil kasi na malaki siya, basta pinagpipili niya ko pa rin na madala ko. So yun yung top 3 ko sa lahat ng items ko. Pero lahat naman ito gusto ko, kaya nga pinili ko eh. Lahat ito gusto ko, pero ito lang yung pinakang top 3 na ayoko mawawala talaga sa akin. Lang. And siguro next time mas madami-dami pa sana. Ay nako, kung marami na akong pera, mas madami talaga. At saka nagsisimula pa lang naman ako eh. And hindi yung mga items ko, mga drugstores, ano lang to. Nabibili sa drugstore or sa mga local available. Hindi ako kasi nagiging magbili ng mga makeup na pag marunong na rin ako yung mag-makeup na kagaya nyo sa ibang ano. Kasi hindi ko alam kung mag-try na ako ng makeup sa really. Kasi hindi talaga ako magaling mag-makeup. Yun. So, yun lang. Thank you so much for watching this video. Sana nagustuhan nyo po yung video na to. O meron kayong natutunan o nagustuhan sa mga products na pinakita ko sa inyo. And kung nagustuhan nyo po, please like po, comment, or share this video. Or sabihin niyo sa akin, mag-comment po kayo sa baba kung ano yung mga hindi niyo nagustuhan o nagustuhan niyo, para po mabago ko kung ano man yung mga mali ko, kasi bago pa lang naman ako magsisimula, kaya mamali-mali pa talaga ako. Yan, thank you so much. Please subscribe po to my channel. Salamat! Bye!